Sino nga ba naman ang hindi napakasa at napaindak sa Kiki Challenge na nauso kamakailan na? Pero ang ilan, mas kumagat sa hamon ng Kamyas Challenge. Nagkandang iwi-iwi at naglalaway sa asin. Asim! Pero I wonder, bakit nga ba tayo napapamukasim? Ang ganitong reaksyon sa tuwing makakatikim ng pagkaing maasim dahil daw hindi sanay ang dila natin sa ganitong lasa. Last lang yun, wala rin yung... Ang dila kasi natin, yung taste buds natin, sensitive yan of course sa taste. Yung kanan natin, yun ang sensitive sa sour. Pag natamaan ng maasim yon, ang tendency mo gumanon, which is a natural reaction to something sour. Tulad ng kamyas, nakasanayan na rin pampaasim sa mga lutuin ang sampalok at kalamansi. Pero mukhang may hahabol daw sa listahang ito. Mga ka-wonder, nakatikim na ba kayo ng rotten fruit? Ang rattan fruit o lituko ay maliliit na prutas mula sa puno ng yantok o rattan na karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan sa bahay. Madalas itong tumubo sa kabundukan ng Cordillera, Caraballo at Sierra Madre. Dahil sa kayumanggi at malaahas itong balat, tinatawag ding snake fruit ang bunga ng punong ito. Pero hindi raw dapat ismulin ang lituko dahil bawat piraso nito, maliit man, sadyang napakaasim. Ayon sa eksperto, mayroong dalawang paraan para malaman kung gaano kaasim ang isang pagkain. Una, ang simpleng reaksyon ng tao sa pagtikim nito. Mas maasim, mas mangiwi. Yung iba nga umiiling pa ulo eh. So ibig sabihin, mas maasim, mas maano yung mukha, mas gusot ang mukha, tas umiiling ang ulo. Kaya para malaman kung kaya bang makipagsabayan ng rattan fruit sa sampalok at kalamansi pagdating sa asim, sige, ako muna ang huhusga. Na-excite ako. Ito, hindi naman ito masyado maasim. Sanay na tayo dito eh. Wala naman itong asim eh. Wala nga, konti lang asim nito. Wala lang. Maasim din na kaunti. Maasim din pala siya. Kala ko lang pala hindi, pero maasim lang, maasim siya ng kaunti. Gumuguhit ang asim ha. Kalamansi naman. Kalamansi! Yan. Sa amoy pa lang, maasim na. Maasim din talaga. Pwede na lang talagang kalamansi juice na lang. Maasim! Pero ito. So maasim na siyang dalawa. Ito daw yung humahamon eh, ha? So, eto na. Titikman na natin siya. Oh, so, na-excite ako. Kung ano lasa nito, ha? Maasim ka raw, ha? Ah, maasim? Ah? Oh my God, ang asim pala nito. Oh. Nga. Parang gusto kong paypay ng asim. Ang asim pala niya. Nangangagat yung asim, ha? Subo mong ganon, wala. Tapos pagka, ayun na. Ayun na yun. Parang siya sumasabog. Ang asim. So, pero kung i-rate ko yung asim niya base sa panlasa ko pa lang, siya yung pinakamaasim kasi parang siya may tentacles. Parang siyang gumagapang na ganyan. Natagasik ng asim. Unang-una, sa lahat ng four taste sensations, ang pinakapaborito ng Filipino talaga ay maasim. Pangalawa, kasi yung mga remote provinces, wala silang... Hindi sila nakaka-afford ng refrigerators. At ang anything na maasim is considered a preservative. Para naman malaman ang say ng iba nating mga ka-wonder kung alin sa mga prutas na ito ang pinaka-maasim, naglibot ang ka-wonder nating si La Churva Marian.
samahan niyo akong alamin sa ating mga ka-wonder kung ano ba ang may pinakamaasim. Ang kalamansi, sampalok, or rattan fruit. Asim! Let's go mga ka-wonder! Ito maasim. Eh kung idagdag natin tong rattan fruit. Napapikit siya mga ka-wonder! So napaka-asim para sa'yo. Sa 10 taong kumagat sa aming paasiman challenge, siya mang nagsabing rattan fruit ang pinakamaasim. Sa round na ito, nagmisto lang matabang ang sampalok, kamyas at kalamansi. Ito nga maasim. Di nga. Gaano kaasim? Sobra. Rattan fruit. Rattan fruit. Bakit? Basim eh. Kung ang mas siyentipikong paraan naman daw ang pagbabasihan. Sa acidity ng isang pagkain malalaman kung gaano ito kaasim. Kapag mas acidic ang isang pagkain, ibig sabihin, mas maasim. Sa tulong ng food technologist na si Janico Luneta, isinagawa niya ang pH test sa 3 prutas na ito para malaman kung alin ang pinaka-acidic. Una muna siyang kumuha ng kapirasong sample sa bawat isa. Dinurog ang mga ito. Saka nilagyan ng magkasindami ng tubig. So nilalagyan siya ng water para ma-neutralize yung hydrogen ions or yung acidity ng ating food sample. Pag hindi masyadong mataas yung record or pwedeng mag-exceed siya dun sa ranges lang ng for acidity. Gamit ang pH meter. Inilublob lang ang aparato sa mga sample para makuha ang pH level ng bawat prutas. 7 ang neutral o yun bang normal na pH level. Kapag mas mababa ang bilang, ibig sabihin, mas acidic ang prutas at mas maasim din. 1 ang pinaka-acidic na pH level. So pag hindi na siya tumataas, meaning na-reach na natin yung stabilized pH value niya. And for sampalok, meron tayong 1. Sumunod naman ang kalamansi. So dito, para sa kalamansi, ang lumabas ay 1.15. Samantalang ang rattan fruit. So ayan, ang rattan, meron tayong 2.40 na pH value. Pagdating sa pH test, ang sampalok ang pinaka-acidic at pinaka-maasim. Sumunod ang kalamansi. At ikatlo naman ang rattan. Gayunpaman, paglilinaw ng ating food technologist, maaaring hindi ito sapat na batayan para malaman kung alin sa mga prutas ang pinakamaasim sa ating panlasa. Correlated yung pagkaasim sa kayong acidity level kasi kapag mataas ang acidity level, ibig sabihin yung pagkain ay maasim. Pero hindi lahat ng same level, for example, yung kalamansi, meron tayo nakuhang 70% titratable acidity. Sa kayong santol, 70%. Pero meron silang pinagkaibang organic acid, kaya kahit same sila ng acidity level, mas maasim yung napaperceive natin sa isa. Kaya usually, sa laboratory, ang ginagawa is dalawang test, physicochemical or yung pH meter, and titration, at sensory evaluation or yung gamit yung dila.